Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lalo na sa mga kababayan ko na OFW. Ito po kasi ang election ko ngayon para po sa mga OFW na lagi kong nababasa sa mga Facebook o sa mga posts na nakalagay na lagi silang nag-emote na sinasabi nila na wag ninyong asahan na may pera ang OFW pag umuwi. Kaya sila umuwi para magpahinga at magbakasyon. Mali po yun. Baguhin po natin ang sistema po natin ng mga OFW. Ako po sa karanasan ko, no, bali, nung 2005, nasa Kuwait po ako. So, gumagawa po ako ng cake, pastries, hala, lahat po. Lahat po ng cake ginawa ko. So, lahat ng pagsisikap ginawa ko para umangat at umasenso ako. Pero wala pa rin nangyari dahil ang sitwasyon ko noong 2005, lahat ng aking padala ay ubos sa Pilipinas. Tulong sa kamag-anak, tulong sa mga kapatid, pamangkin, at sa kung ano-ano pang bayaran. So lahat ng kita mo mauubos lang. Kahit na may ipong kang 100,000 o 200,000, pag uwi mo ng Pilipinas, kulang pa yun. Kaya't ang gagawin mo, babalik ka na naman at mag-a-apply ka. Dahil hindi ka na nga sanay na sa Pilipinas ka at sanay ka na kumikita ka. Ganun po ang nangyari sa akin. Nung umuwi po ako ng 2007, naubos ang pera ko. Dahil wala akong pinaglaanan. Hindi ako nag-isip. Kumbaga sa akin kasi dati, total unang alis ko pa naman. So mas gusto ko yung lahat ng kinita ko, mapakinabangan ng pamilya ko. Yun ang sa akin, para mapasaya ko sila. Naubos ang pera, nakatanga na kami lahat. So, ang ginawa ko, nag-apply ako ulit. At nakarating ako dito sa bansang Saudi Arabia. Alam mo ang isip ko noong 2007 na nakarating ako dito, isang taon lang ako, dalawang taon lang ako, babalik na ako, hihinto na ako. At hindi na ako mag-abroad kahit kailan. Yan ang pinangako ko sa sarili ko. Dahil bakit ka pa magpapakahirap sa ibang bansa kung wala rin naman mangyayari. So, ganun lang nangyari. Nakaipon ako, natapos ko ang dalawang taon at umuwi ako ng Pilipinas. May hawak akong pera, malaki siya. Naubos lang dahil nga sa di inaasahan na nagkasakit ang tatay ko. Kailangan ipadoktor, kailangan na ipauwi ng Manila. So, lahat naubos ang pera ko dahil, kumbaga, inilaan ko lahat ng pera sa pamilya ko. So, pagkatapos noon, 2009, nag-decide na naman ako na mag-apply na naman. Kasi sabi ko, kung hindi ako mag-apply, paano na mangyayari sa buhay namin? Eh kung babalik na naman ako sa trabaho ko sa Pilipinas, wala rin. Dahil maliit lang ang sahod sa Pilipinas. Napakalayo pa ng trabaho ko mula Bulacan. Tatawarin ko ang Manila sa Port Harbor. Nasa custom ako. Pero nanaig pa rin ang sa puso ko na babalik ako ng Saudi. Mag-a-apply ako. Kumbaga, makikipagsapa na rin ako ulit. Bumalik na naman ako at nag-apply ako. Natapos na naman dalawang taong kontrata, uwi na naman ako ng Pilipinas. Sabi ko, titigil na ako. Pero hindi rin. Hindi rin yung natupad. Kumbaga tayo kasi mga OFW, puro lang tayo sinasabi na titigil na. Hanggang sa pabalik na lang ako at ganun ng ganun. Noong 2014 na ako nakapag-decide na mag-invest ng sarili kong investment. At noong 2017 ako nakapag-decide, actually yung unang sinalihan ko is AIM Global Alliance. So, nagluwal ako ng pera dito dahil sa isang company kasi, kung gusto mo ng business, magpapaluwal ka ng pera. Kung wala kang ilalabas na pera, paano ka mag-umpisa ng business, di ba? Yun eh. Sa madalit salita, nahikayat po ako nito. Nadala po ako. Pero wala din pong nangyari. Kasi sa baba po ng rate ng AIM Global, so, nawala na naman. Hanggang sa isang araw,
dumalit sa akin ito si AIM Global, si New World. Actually, nung una, doubt na ako, ayoko na. Kumbaga, ayoko na sumali sa kahit anong-ano. Ayoko na kasi nga, pura lang pera-pera, naubos na yung pera ko sa ganun. So, dahil sa mga nakikita ko sa post, sa YouTube, kung saan-saan, at talagang napakaganda. So, ito nga, nagbayad ako dito within a worth of 14,900 pesos. Dahil gusto ko magkapag-umpisa ng business, talagang ipinadala ko ang pera ko. Actually, nagdagdag pa ako. So, 18,000 ang pinadala ko. Dahil nagtiwala ako sa company nila, nagtiwala ako, so, sinubukan ko ang isang package. Yung isang package ay dumating sa akin. Sa isang package na binayaran ko na worth 14,900, ang binalik sa akin na packet is 16,500. So, totally, nagkaroon ako kagad ng interest ng tubo. And the same time, may pera ako kaagad sa internet na 2,100. So, natuwa ako. Yung product na kinuha ko, na binayaran ko bilang member, ibinenta ko po. Alam mo ba kung anong maganda doon? Dahil yung palang pagbenta mo, ay do-doble ang pera mo. Totoo po yun. Hanggang sa umorder ako. Ito, umorder ako na ilang bags at naubos naman siya. Actually, no, sabi nila, napakahirap magbenta. Hindi po. Hindi mo kailangan magbenta. Nasa sa'yo kung gusto mo magbenta. Nasa sa'yo kung gusto mo gaano mo palakihin ang kita mo. Nasa sa'yo. Kasi wala naman taong tamad eh. Eto, pag nagbenta ka nito, ng isa, 35 riyal. 35 riyal. Alam niyo mga guys, napakabisa ng mga sabon, yung mga cloud cream, at saka yung mga may kapika-pika. Actually, may mga ano na ako, order, na dumating. So, nakapakit na nga siya. Yung cloud, itong enlightened cloud cream, papaya, at saka itong CC cushion. At saka guys, tingnan nyo ha, ang mga customer mismo, once na matik nila ang product na yon, sila mismo ang kukontak sa'yo, tatawag sa'yo. Sa unang take, talagang wow. At alam niyo ba, sa susunod na buwan o pangalawang buwan, sasali na siya at magpapaluwal siya ng 14,900. Napakadali lang po, kung kayo po ay nanghihinayang sa 14,900, huwag po kayo manghinayang. Manghinayang po kayo pag kayo po ay umuwi ng Pilipinas na may dala kayong 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 sa isang buwan, sa isang iglap na ubos ang pera mo na walang napuntahan. Okay, ibinili mo ng gamit, ibinili mo ng sofa, ibinili mo ng kama, ibinili mo kung anong-ano. Ang tanong, lahat ba ng binili mo may bumalik sa'yo? Di ba wala? Hanggang sa mabubulok na lang siya. Titignan mo na lang siya ngayon. Tapos, saka ka naman kapag-desisyon na tama pala. Dapat pala, habang nasa Saudi ako, nag-isip ako ng ibang investment. Kasi sa totoo lang, sa internet, napakaraming mapagkakakitaan. Kaya nga, nagtataka naman ako sa mga Pilipina dito sa ibang bansa. No? Hindi nyo na kailangan maggarutay or mag-bold-bold kayo sa internet. Hindi nyo na kailangan yun. Bakit kailangan nyo pa mag-bold? Gusto nyo ba mahuli kayo ng mga police? At ikulong kayo? Hindi nyo ba alam kung gano'ng kahirap dito pag kayo nakulong dito sa Saudi Arabia? Ay, naku, kawawa kayo. Alam nyo ba yung hampas na 100 hampas ng latigo sa likod ninyo? Napakasakit. Kaya kung ako sa inyo, mga OFW, tigil nyo na po yung mga hugot ninyo na share kayo ng share na para kayong nagpapatama kung kani-kanino. Itigil nyo na po kasi yung mga nakakabasa nun, maaano pa sa inyo na, ay ganun pala, ay ganyan pala, hindi. Dapat tayo kasi mga OFW. Nagkawa tayo ng paraan. Ako po may sample ako.
bakit po ako kumikita ng 45,000, 55,000, 65,000? Ato, iyan ako sa inyo. Baka sabihin niyo yung sinong niyo ko. Ayan. Ang mga remittance, talagang dumarating sa iyo. So, ibig sabihin, legitimate siya. Ikaw lang, nasa sa'yo na lang kung paano mo siya pauunda din. Ngayon, kung aasa ka sa mga taong asa-asa, huwag kang makipagkaibigan na ilulubog ka. Makipagkaibigan ka sa business-minded. Makipagkaibigan ka kung saan yung taong igagayt ka at pati ang pamilya mo ay mapabuti. Para po once na nag-decide ka na mag-stop ka na, gusto mo na mag-stay sa Pilipinas, meron kang inaasahan na pera na manggagaling dito. So, tayo po, no, lagi ko po sinasabi sa post ko na think wisely your money. Kasi, yung iba kasi, di ba, pag unang, lalo na yung mga unang baguhan, bagong uwi sa Pilipinas, mayabang, number one yung mayabang. Napakarami ko nang alam na ganyan. Kaya sa totoo lang mga ka-OFW ko, please lang itigil niyo na po yung mga malalaswang ginagawa ninyo. At ngayon, pag kayo nahuli, iiyak-iyak po kayo, ay sabi ko sa inyo, marami pong matinong trabaho. Huwag po tayong aasa sa mga ganun. Magtrabaho po tayo ng matino para pag pinakain po natin sa pamilya natin, hindi po siya nakakahiya, di ba? Kasi may pagmamalaki mo sa sarili mo. Kasi nung nasa Saudi ako, gumawa ako ng paraan. Gamit ang laptop, gamit ang cellphone, makipag-chat ka, gamit ang business mo. Hindi yung makipag-chat ka, pakita mo yung kung ano-ano ipakikita mo. Hindi mo na kailangan yun. Gamitin mo utak mo, hindi mo na kailangan magpakita nung kung alam natin, sexy ka o ganun ka, hindi mo na kailangan ipakita yon. Kaya tayo mga guys, isip-isip tayo. Kaya kayo bago kayo mag-decide sa mga sinasabi ninyo na ganito, puro kayo hugot sa Facebook. Alam nyo, gustong-gusto ko kayong tulungan. Kayo lang ayaw. Ngayon uuwi kayo ng Pilipinas, emergency, wala kayong perang. Wala kayong mawi-withdraw. Tignan nyo ha. Pag kayo kasi nag-invest, meron kayong makukuhang pera. Okay? Pag kayo mag-invest, may papasok na pera dito. Dito sa pera ninyo. Pag kayo nag-invest. At may papasok sa Pilipinas. Yan po. Ngayon po, kung hindi kayo nag-umpisa, ano pong papasok sa bangko ninyo? Wala. Kung kayo po'y gastador o mahilig kayo sa mga mamahalin, pasyal dito, pasyal doon, sa tingin niyo ba makakatulong sa inyo? Di ba? Hindi po. Kaya itong aking video ay inaalay ko sa lahat ng OFW. Mapa-nurse ka, mapa-housekeeper ka, mapa-sa-hotel ka, mapas teacher ka, lahat po ng OFW, iniimbitahan ko sa kayo dito. Hindi po kayo magsisisi at talagang kikita kayo. Hindi nyo na kailangan na makipag-boyfriend sa mga Amerikano, foreigner. Mamaya ko ang gawin sa inyo dyan. Hindi, huwag po kayo magtiwala sa mga matatangos ang ilong. Dahil mas maganda pa tayo doon, kahit hindi mga pangulang tayo, mas maganda pa tayo doon. Huwag tayong magmaniwala sa kanila kasi meron tayong kakayahan. Iba na ngayon. Kung may kakayahan ka, may kakayahan sila, may kakayahan ka din. So, yumayaman sila, yumayaman ang iba, yayaman ka din sa paanong paraan, sa mabuting paraan. So, i-guide mo ang pamilya mo sa mabuting paraan. Huwag mong i-guide ang pamilya mo sa masamang paraan. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po kapulutan po ng aking mga OFW. At sana po hindi po sila mag-atubli at gayahin po nila ang isang tulad ko na nag-isip na hindi ko ginamit noon. Kasi noon, mayabang din ako eh. Siyempre, ganun talaga. Kasi Pinoy eh, hindi yun maaalis. Kaya kung ikaw ay mag-umpisa, may aanihin ka.
kung hindi ka magluluwag ng pera mo, ng capital mo, wala kang aanihin. Huwag kang manghinayang sa perang ilalabas mo. Dahil ang perang ilalabas mo ay babalik naman sa'yo kaagad. Hindi naman yan mawawala at automatic na may pera ka sa internet. Sinong company ang magbibigay niyan? Wala po. Dito lang po yan sa amin. Kaya garantisado, yung mga kaibigan ko, friends ko, na willing magpa-member sa akin, garantisado po na halimbawa nagbayad po kayo at sinasabi na garantisado po yan na hindi po yan mawawala. At kung isipin ninyo na mawawala, promise ko po sa inyo, kunyari nagbayad kayo at ipakita nyo lang sa akin ng resibo, sabihin yung nawala. Pakita nyo lang sa akin ng resibo, nagbayad kayo, ako mismo ang magbabalik ng pera ninyo. Kung magkano ang binayad ninyo, ganun ang ibabalik ko sa inyo. Kaya trust ang kailangan diyan. Kaya kung kayo may duda pa kayo, walang mangyayari. Kaya guys, isip-isip hanggat nandito kayo sa ibang bansa. Libutin mo man ang buong mundo kung wala kang pinagkakakitaan, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya ako kasi, sinasabi ko sa inyo, 14 years akong nag-a-abroad. Kaya alam na alam ko na. Kaya kung kayo yung mga baguhan, ang yayabang nyo sa Facebook, tinatawanan ko lang kayo. Bakit? Kasi lahat ng sinasabi ninyo, napagdaanan ko na yan. Kaya ako sinasabi sa inyo, sinishare ko sa inyo, para hindi na kayo magaya at hindi maubos ang pera nyo sa puro kayabangan. Actually, hindi ko naman inaangat yung sarili ko. Ganyan din ako dati. Kasi nga, syempre, ano ka eh, OFW ka, abroad ka, mapera ka. Pero pag-uwi ng Pilipinas, ubos ang pera mo. Gusto ba namin mangyari yon? Syempre, ako, ginaguide ko na kayo. Dahil ako may karanasan na ako, gusto ko na hindi na mangyari sa inyo na habang baguhan pa lang kayo, mag-umpisa kayo at nang meron kayong maipon. So, hanggang dyan na lang po ang aking video at maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Salamat.